alamin natin ang stand dito ng National Youth Commission. Kasi isa sila sa mga apektado rito, yung kanilang kinabukasan, pagkalinga ng mga kabataan ay trabaho ng ahensya na ito. Si ASEC Vic Del Rosario ng National Youth Commission. Magandang umaga po, ASEC Del Rosario. Magandang umaga, Sir Erwin. Thank you for this opportunity for having us. Yes, sir. Live po tayo dito sa Radyo Pilipinas, 738 kHz. At live na live po tayo sa Facebook Live. Ito po sa Erwin Tulfo FB page. Sir, reaction lamang po ng National Youth Commission na binabaan na ng Kongreso yung age of criminal age responsibility from 15 to 9 years old. Ano ho ang stand dito ng National Youth Commission? Sir Erwin, linawin ko lang po, as of now, we are yet to issue, to release our official stand and position ng National Youth Commission on this matter. But certainly, we will be releasing one because we're very careful on this. This is a very important issue na gusto namin makonsulta yung pinakamalawak na sektor ng kabataan bago po kami magpalabas ng official na position sa bagay na ito. Ayun, alright. So, I guess we'll just have to wait. Ano po? Pero not the commission itself, but can I ask you, is it possible to ask your opinion regarding this matter, personal opinion, sir? Yes, linawin ko lang po, Sir Rafi, ano, Sir Erwin, na ito yung personal ko na opinion. I'm in favor of this proposal kasi tingin ko it's about time, kasi nga sabi ng datos ng Philippine National Police, talagang tumataas yung kriminalidad involving children. At ito yung napapanahon in support of the campaign of the President, President Duterte's campaign against illegal drugs and criminality. Alright. Well, maraming salamat, ASEC Vic. Ako din po, kung inyong tatanungin, ako din po sang-ayon sa ginawa ng Kongreso. ASEC Vic Del Rosario ng National Youth Commission, pabalikan ho namin kayo para sa kabuang opinion ng komisyon. Maraming salamat for your time with us today, ASEC Vic Del Rosario. Good morning po. Thank you, Sir Erwin. Thank you. Good morning. Thank you.